So this question comes from Eric. Okay, Eric Kawaling. So tanong niya, may ask lang ako ano ang magandang topic pag magpapa-meeting ka ng members mo weekly? Ano yung opening mo, topic of the meeting, ano pwedeng ipa-meeting sa team weekly, and paano mag-close ng meeting? Kasi naniniwala ako na parang guest lang din ang members. So, yun, maraming salamat sa tanong mo, Eric. So, ito yung sagot ko dito. Okay, sa tanong mo na to, hindi ako nagpapa-meeting weekly. Hindi ko ginagawa yan. Closing session. Kasi walang may gusto ng meeting. Ang meeting ay boring. No? Ang meeting ay boring. Ang meeting ay usually, di ba? Anong ginagawa typical sa traditional business? Di ba pag sinabing meeting, ano yung pumapasok sa isip nyo? Usually, depende sa kung paano magpa-meeting yung upline mo. Kung yung upline mo, kung klaseng magpa-meeting siya ay puro sermon, di ba? Puro kung ano-ano pinagsasasabi na hindi naman nakaka-motivate, nakaka-inspire, puro, alam mo yun, naging yung sermon, iisa lang. Hindi mo magugustuhan yung meeting. Pero kung yung meeting nyo ay nag-i-enjoy kayo, masaya kayo, then that's good. Okay, pero hindi ako nagpapa-meeting kasi ako personally, hindi maganda yung ano ko, yung association ko pagdating sa meeting. So instead, coaching. Ngayon sa grupo kasi namin, meron kaming weekly online group coaching. Yung OGC na tinatawag namin. So once a week yun, as of the making of this video, every Saturday siya. Once a week, every Saturday at 9 PM Philippines time. So ito ay online lang. Meron kami ginagamit na application which is yung Zoom. So up to 100 members yung max. Pwede mo pang dagdagan kung magbabayad ka ng mas malaki pa. Meron siyang libre lang naman yung for the first 40 minutes. So, hindi to sponsored ng Zoom. Ayun yung ginagamit namin na application. Pero ngayon, meron na rin yung Facebook Messenger na Messenger Rooms. Bagong-bago lang. As of the making of this video, bago lang siya. Hindi pa namin natatry. So, ang problem lang kasi doon na nakita ko so far, wala siyang record or replay. So, hindi mo mare-record yung online meeting nyo, hindi mo mare-record. So, wala. Eh, yung ginagamit kasi namin na application, meron. So, yun. Binabayaran namin yun every month. Kaya, yun yung ginagamit namin. So, pwede nyo rin siyang gamitin kung gusto nyo na online. So, bakit ko siya ginawa? Wala kaming parang meeting na sa personal ng mga members. Napakadalang namin magkaroon ng ganun, lalo na at mayroong pandemic. As of the making of this video, today is May 2020. Kaya mayroon pa rin, may pandemic pa din. Di pa bumabalik sa normal kung ano yung before. So, napakadalang namin magkaroon ng meeting. Pero usually, yung mga mini-meet ko lang talaga ay yung mga leaders ko. Personal. Diba? May time kami, hindi naman wala kaming schedule, pero may time kami, especially kapag pumunta na ako ng Manila. So, sinasama ko na yun kasi nandun na rin lang naman ako, binamaximize ko na lahat kasi taga dito ako sa Quezon Province. Eh, sinusulit ko na. Pero hindi ako nagpapa-meeting weekly. And nabanggit dito ni Eric na naniniwala ako na parang guest lang din yung members. Actually, hindi. Huwag mo ituring na guest yung members mo. Sa akin, ito yung tinuturo ko sa mga leaders ko na mas importante yung mga members natin kaysa sa mga prospect natin. Kailangan natin ng prospect kasi kailangan natin ng bagong member eh. Pero mas importante yung member. Kasi yung member, yan yung mga naniwala. Yan na yung nagbigay. Yun yung pinakang importante na part dun eh. Nagtiwala na sila. Naglabas sila ng pera, gaano mang kaliit o gaano mang kalaki. Nagtiwala na sila sa atin. Sinasabi ko sa mga leaders ko. So, sila yung ituring mo na ginto. Kaya kung mapapansin mo dun sa mga nakaraan na videos na ginawa ko, mayroon ako nabanggit doon na ang priority ko pag ako nagsasagot ng messages, pag may time ako para magsagot ng messages sa Facebook, ang priority ko, unang-una ko sinasagot is yung mga core leaders. No, sumunod yung mga leaders and mga members, then the rest. Ika-apat, the rest, kasama na doon yung mga prospect. No? So, yun yung sinasabi ko. Kaya ang priority talaga namin is yung mga members namin. Hindi ko sila tinuturing na guest kasi members na sila, ginto na sila, nagtiwala na sila. So sila na yung may mas mataas na commitment, may mataas na quality kumpara sa mga members. Kasi nagdududa pa yung mga members, hindi pa nagde-decide or hindi pa sila ready. So, yun. Kaya wala akong topic sa mga meeting na ganyan. And as much as possible, iwasan nyo yung mga unproductive meeting. Ito, typical to sa mga offline traditional business na network marketing. Yung mga traditional strategy, yung mga kailangan mo pang pumunta ng office para mag-invite, para makita si na upline, pumawer, diba?
So, ito yung toxic na nangyayari. Toxic. Hindi pala toxic. Ano naman? Unproductive meetings. Hindi maganda. Kasi puro na lang meeting, puro na lang meeting. Walang production. Mag-focus dapat sa production. Hindi tayo nagnegosyo para mag-meeting. Ang nangyayari kasi, katulad na nangyayari sa amin before, di ba, mas marami yung meeting kaysa sa production. Kasi, nakaka-feel good kasi pag nakakasama mo yung mga members mo. Pero hindi siya nakakatulong. Mas marami siyang pangit na naidudulot kapag ka puro meeting, madalas na meeting, walang production. Mag-production kayo, which is selling, prospecting, di ba? Selling, prospecting, recruiting, yan. Profit-producing activities, yan lang yung tanging paraan para kumita kayo. Hindi kayo kikita sa kaka-meeting nyo. No, hindi kayo kikita sa kaka-training nyo. Hindi kayo kikita sa poweran at baliwan nyo. Hindi kayo kikita doon. Kikita kayo through selling and recruiting. Yun lang. Yeah, pero hindi ko sinabi na hindi importante yung mga bagay na yun. Kailangan nyo yun, pero mas madapat, mas maraming oras na binubuhos nyo sa recruiting and selling. So, tingnan nyo na maigi, especially sa inyong mga uplines na, tingnan mo ng maigi kung saan majority ng oras mo napupunta. Kung puro ka pa meeting, puro ka training, yun yung rason ba't hindi lumalaking grupo mo. At hindi ka nagkakaroon ng malaking resulta. Kasi, mas nagpo-focus ka sa mga bagay na hindi naman magbibigay ng income. Okay? So, I hope naiintindihan nyo yung part na yan, especially bilang upline, kung gusto mo na ma-motivate yung mga upline or ma-inspire yung mga downline mo na mag-produce, ikaw muna yung mag-produce. Ipakita mo sa gawa, sa resulta, hindi sa ngawa. Maraming upline kasi puro ngawa. Wala naman sa gawa. Wala naman sa resulta. Okay, so yun lang yung may sasagot ko dito sa tanong ni Eric. So, once again, maraming salamat doon sa tanong mo, Eric. Hindi ako nagpapa-meeting. Meron kaming group coaching session every week. So, yun, training yun. Training yun to motivate them and to inspire them. Hindi ko pa pala nasagot yung part na ano na kung ano yung topic. Oh, kapag ako nag-training, ang pinakang goal na meron kaming tatlong goals. No, pagka kami ay nagka-conduct ng weekly na ganun. Oh, meron pa kaming ibang mga ano like Q&A session, pero kanya-kanyang leaders na yun, bawat leaders na yun. Yung ginagawa kasi namin na weekly na online group coaching ay pang lahat. Okay, pang maramihan, pang buong team, genuine yun. So, parang sa company, parang NDO, parang mga ganun, yung typical. Pero ginawa namin online para kahit nasa ang parte ka man ng mundo, basta may internet at smartphone ka, makaka-attend ka, kahit habang nagtatrabaho ka. So, napakalaking benefit nun sa mga OFW na members namin kasi habang nagtatrabaho sila, nakapasak lang yung earphone nila, nakakinig sila ng training, nakakapag-training sila. So, meron lang kami tatlong goal every time na nagkakaroon kami ng ganun, ng online group coaching. Makapag-inspire, makapag-training, at saka dapat mag-enjoy sila. So, yun. Yung tatlong M's na yun. Mag-inspire, mag-enjoy, at saka matuto. Yun dapat yung ma-experience nila. Dapat every time na uma-attend sila ng ganun is, ma-inspire sila. Matuto sila, and at the same time, mag-enjoy sila dun sa ginagawa namin every week. So, yun lang ang sagot ko dito sa tanong ni Eric. I hope maraming kayo natutunan. So, yun. Maraming salamat dun sa tanong. Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito nung tanong mo. Lagay mo kung ano yung tanong mo. And then, lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko na gagawan ko siya ng video in the future once makita ko na siya. So, as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So, doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, I hope marami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.